So, this is what it looks like, guys. Zoom nyo na lang. So, let me just say na sobrang kikay ng packaging. Very clean coquette girl kasi yung pagka-pink niya hindi loud, tapos ang linis ng pagka-white. And hopefully, ma-retain ko siya neto hanggat maubos ko siya. Kasi nga, alam mo naman, pag na-mix up na sa mga pouches natin with makeup, it becomes messy. So, this one reminds me of a smaller version ng mga nauusong, alam niyo yun, yung underarm na product. Underarm. O, tama. Yung mga deodorant. So, this is what it looks like. It's really secured and it's color light blue. Very light blue. Ganyan. My skin is not on a good condition kasi malapit na ang aking period na naman. So, open ko lang siya kung gano'n siya kalaki. Okay? Pero natatakot ako. So, hanggang dito siya, guys. Ayan. So, mga ganyan. Okay na din. Ngayon, itatry ko na siya sa face ko. I'm so excited kasi first time. First time ko magtatry ng sunstick. Mamaya ako sasabihin yung thoughts ko. Try ko. Ewan ko kung makapag-voice over ako. Pero sabi kasi sa akin, it's good for as a primer. And then, yun yung effect niya, guys. Ewan ko kung may changes kayo nakita. Kasi so, sobrang excited ko, hindi ko na siya tinitigan. Pero let's see. Dagdagan ko pa onte sa kalahati ng face ko. It's really easy to glide. Daanan ko yung kilay ko, ah. Kung maa-apektuhan niya ba ang kilay. Since ano siya. In fairness, para siyang may pagka-silicone na super gaan. Galing, oh. And then sa kabila. By the way, this is not sponsored. Binili ko lang to kasi paubos na yung sunscreen ko. And I wanted to try something different. And I saw this na very, very sale siya noong 99. Okay? Pero kung it seems like napapaganda niya yung pores ko. Sabi, very good daw to as makeup primer. Medyo worried lang ako, guys, on my own perspective na syempre, linalagay mo to sa face mo, tapos ibabalik mo siya sa loob. Alam mo yun? Sabi nila hygienic for their preference, pero para sa akin, naano mo siya ulit sa face. Pero, syempre, face mo naman yun, kung as long as ikaw lang gagamit. Hindi nga lang siya good for sharing. Kasi syempre, you need to make sure na face mo lang ang gagamit. So, ngayon hawakan ko na talaga siya. Okay. Hayaan nyo, guys. Pag nauna ako sa mga bagong product, i-make sure ko kayo na hindi kayo magsisisi or malalaman nyo kung dapat nyo ba siya bilhin o hindi. Kasi ang favorite ko talagang sunscreen is dati yung Rix. Kasi nga, walang nag-introduce sa akin na ganun pala kahalaga yung sunscreen sa face. More on body ako dati. And then, naging, ano ako, fair skin girl. Sobrang love ko yung fair skin. Both yung sunscreen, regular sunscreen, and yung tinted sunscreen. Sobrang ganda. Yung Rix, habang tumatagal, hindi na humihiyang sa skin type ko. It's not the product, it's my skin. It's constantly changing as I age. Wow, feeling matanda. So, eto, short video lang to, guys. Hindi ko napapabaan for sure. Maiinip na kayo dyan. Pero overall, ang sarap niya sa feeling, hindi malagkit. Ayun o. Hindi naman, di ba? And oo, parang okay sa makeup primer. Sakto, mag-makeup ako kasi mag-film ako ng video for my work. I'm not coming to any senses pa kung gaano ka-hygienic to compare din sa mga regular sunscreen. Pero I like it kasi it's compact. Here, ayun guys, for me, for my first impression and feeling, okay naman siya. Ang gusto ko sa kanya, easy to apply. So, good to pag lumalabas. First impression pa lang naman. First lang. Kung anong feeling, kung anong touch. Yun lang naman yung impression ko for right now. Pero tingnan natin kung magbe-breakout ba ako or hindi. Pero ayan, so far, I'm loving it. Tapos kapag nagsiset na siya, mas nawawala yung
feel na naglagay ka ng sunscreen. Very mabilis naman talaga, guys. So, yun lang. Thank you so much for watching. I hope you like my video. Thank you so much. Bye! Bye!